isang magandang buhay at ligtas na araw po sa ating lahat. Ang Magkahawig at Di Magkatulad na mga musical phrase. Ito ang ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Alam ba ninyo sa isang musika na ang pagsasama-sama ng mga note at ref ay nakakabuo ng isang melodic at rhythmic phrase? At ang mga melodic at rhythmic phrase na ito ay isang mahalagang bahagi ng isang likhang pangmusika o isang komposisyon. Bago natin simulan ang ating bagong aralin, simulan muna natin ito sa pakikinig ng isang musika. Ito ay ang ating kapungsingsing. Ang musikang ito ay isang awitin bayan ng mga taga-Pampanga. Narito ang liriko ng kantang Ating Kupong Sing-Sing. Nasa anong palakumpasan ang awitin Ating Kupong Sing-Sing? Ito ay nasa tatlong palakumpasan o 3-4 time signature. Tama! Tingnan natin ang buong awitin. Kung inyong mapapansin, ang kabuuan ng isang awiting ay binubuo ng mga phrase. Pero, ano nga ba ang phrase? Kung ang isang pangungusap o sentence ay binubuo ng mga phrase o parirala, sa musika naman, ang phrase o parirala ay mga linya na iyong nakikita sa kabuuan ng isang awitin. Tingnan natin. At ang isang musical phrase ay binubuo ng mga himig o melody at rhythm na may iba't ibang uri.
isa sa mga uri ng musical phrase ay ang magkatulad na pariwala. Katulad ng isang identical twins o kambal na magkapareho ang mga katangiang pisikal. Ang ikalawang uri ng musical phrase ay magkahawig na pariwala. Ito ay katulad ng isang kambal na gustong maglaro ng basketball at ang isa naman ay football. Pareho ang pisikal na katangian nila pero magkaiba sa mga bagay na interesado silang gawin. Ang ikatlong uri ng musical phrase ay di magkatulad na pariwala. Sinasabi naman na di magkatulad na pariwala kung ito ay nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa daloy ng mga hinig ito. At sa bawat sukat sa isang pariwala ay mayroon na itong iba't ibang uri ng nota at pahinga na ginamit. Narito ang mga bagay na dapat mong tandaan sa ating aralin ngayong araw. Ang mga phrase ng isang awit ay binubuo ng mga himig at rhythm na may iba't ibang uri. Ikalawa, ito ay ang mga kahawig na pariwala na binubuo sa pamamagitan ng pag-uulit sa mas mababa o mas mataas na tono. Ikatlo, at di magkatulad na pariwala na binubuo ng magkaibang rhythmic at melodic phrase. Sunod, ang himig at rhythm ay naiiba sa mga naunang phrase o sumasalungat sa daloy ng himig. Melodic phrase naman ang tawag sa pangkat ng tono o himig na bahagi ng isang awit. Ayan, at dyan naman po nagtatapos ang ating aralin tungkol sa magkahawig at di magkahawig na mga musical phrase. Binabati kita at natapos mo ang ating aralin ngayong araw. Inaasahan na masasagot mo ang iyong module para sa linggong ito. Maraming salamat at hanggang sa muli! Naway may natutunan kayo na bagong kaalaman na aking ibinahagi.